Wala nang tiwala ang legal team ng SMNI sa kanila kasi sila pa ang huwes, sila ang judge, sila ang piskal, sila pa ang complainant. Parang sa kusina, sila ang kusinero, sila ang waiter, sila pa ang kumakain. Parang ganun ang nangyayari sa NTC sa complaint na ginagawa nila. Meron tayong petition na pinag-i-inhibit at meron tayong papakita sa screen yung mga kabilang doon sa binilugan natin ng pula kanina doon sa naging show cause order ng NTC. Ba't po humantong sa ganito ang move ng SMNI? Ang ginagawa natin kasi nakalagay po sa principle ng due process natin sa ligang batas na yung judge should be impartial. Not only impartial, but must appear to be impartial. Part kasi ng ating saligang batas, yung tinatawag na due process, we demand a cold neutrality of an impartial judge. So, ibig sabihin, in this case, nakabilog dyan, nakita mo sa bilog, ang judge, National Telecommunication Commission. Yun yung pinakaunang bilog sa taas. Pinakaunang bilog. Pangalawang bilog, sila ang complainant, National Telecommunication Commission. Tapos, doon sa huli, sa last part ng petition na yan, o yung order na yan, sila din ang executor. Ibig sabihin, sila ang judge, sila ang piskal, sila din ang complainant. So, paano natin ma-expect, how can we expect justice pa ganun? So, in this case, walang mangyayari dyan kung sila ang mag-complain, sila ang piskal, sila din ang judge. That's why we're filing a motion for inhibition. So, pag-file natin ang motion for inhibition, and of course, we are asking for more time to answer that just in case na malipat na yung kaso sa ma-refer sa possible sa DOJ para ma-refer doon, then let the DOJ do the investigation. Kasi may sabi nila na may tinatawag na the NTC can act motu proprio. Yes, NTC can act motu proprio in acting as an administrative body, but not acting in its quasi-judicial function. Iba yun. Pag acting in an administrative function, they can conduct motu proprio investigation, but not acting in a quasi-judicial function. So in this case, acting in a quasi-judicial function, they cannot do motu proprio. Ang motu proprio only refers to the investigation. And second, ang gagawin na investigation in case there's violation of the provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the contents. Wala silang authority sa contents of the TV show. Ang may authority dyan is the MTRCB. Wala silang authority with respect to the franchise. Ang franchise ang pag-uusapan is House of Representatives. Ang authority ng NTC is only with respect to the Certificate of Public Convenience and Provisional Authority na sila mismo ang nag-issue. So, granting Attorney Mark, sa nangyari ngayong araw, dismissable talaga ang kaso? Madismiss talaga ang kaso. Kung assuming hindi nila i-dismiss, hindi nila i-grant yung inhibition. For example, we are talking here of the merits of the case. Kasi merits of the case sa pag-uusapan, pwede i-dismiss ang kaso. Mm. We are just talking here of the inhibition. So kailangan sila mag-inhibit kasi they nag-appear sila as impartial. So parang bias yung NTC. So hindi naman bias mag-appear sila in bias kasi sila ang judge, sila ang complainant, sila din ang piskal. So yun ang nangyari ngayon. So hopefully they will inhibit. Pag hindi sila mag-inhibit, we will file proper pleading, maybe a motion for reconsideration, then we'll go to the Court of Appeals. Mag-file naman tayo ng certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Saan ka ba naman nakakita ng ganun, Kuya Mark? Sa law practice mo, nakakita ka na ba ng ganoong senaryo? First time in my practice of law. In fact, kausap natin mga senior partners natin or mga senior lawyers na more than 30 or 40 years na in practice. First time sila nakakita na ang judge, isang judge, yun din ang piskal, yun din ang complainant. So, ibig sabihin, lutong Macau or posible boro-boro or I don't know kung drama lang yung investigation, kunwari, drama lang yung pag-file-file ng kaso, but may decision na sila kung ganun. So, paano mangyari? Kasi in due process, hindi lang kasi due process na pakinggan tayo. Hindi lang yan ang due process. Kasama sa due process, kailangan meron tayong impartial judge.
impartial judge, ibig sabihin hindi bias. Hindi lang hindi bias. Kung hindi, must appear to be impartial. So, he's acting like a Caesar's wife beyond any pagdududa. Walang pagdududa pag ikaw ay isang huwes. Bago ko ipasa ang bola kay partner at Mark, Kuya Mark, sabi dito ni June Emmy sa ating pong YouTube stream, mukhang nagiging kangaroo court daw ang NTC. Ano masasabi mo doon, sir? Parang ganon. You say kangaroo court, moro-moro, lutong Macau, parang ganon na mangyari. Kung, that's why we are asking the NTC para walang issue, hindi na kayo pagdududahan, so mas maganda mang-inhibit na kayo on the ground na kayo ang complainant, kayo pa ang judge, same time, kayo din ang matatawag na piskal. So, paano natin makukuha yung justice, ang fair trial na pag ganun ang mangyayari? Attorney Mark, bago pa man nagsimula yung pagdinig, nagkaroon na ng suspension na kanilang pinagbasehan ay ang complaint din nila na sila din ang nagdesisyon kaya nagkaroon ng suspension. No, yung suspension na ginagawa nila, yung 30-day suspension is based on the recommendation ng House of Representatives. Mm. Yun ang basis natin sa pag-file ng certiorari prohibition mandamus with TRO sa Court of Appeals on the ground na hindi sila pwedeng mag-suspend kung walang trial. So, ang ginagawa nila, parang sinerender nila yung quasi-judicial authority, quasi-judicial function nila. Nakinig sila, nadiktahan sila ng House of Representatives and that is in violation ng separation of power ng ating salikang batas. Yung sinasabi mo bang first time, pati mismo dyan sa NTC na mga reklamong kanilang dininig dyan, first time ito na sila ang complainant? Normally, under the rules ng NTC, yes, ang NTC ang magiging judge, but the complainant, hindi NTC. May isang office NTC, for example, the Broadcast Division or the NCR Regional Office, yun ang maging complainant dapat. Hindi yung buong NTC ang complainant, same time, sila din ang judge. Under the rules, pwede ang NTC maging judge, then ang complainant, hindi NTC. It is the office within NTC. For example, Broadcast Division, yun ang dapat ang maging complainant. In this case, hindi. So, paano natin ma-expect yung tinatawag ng hustisya na in fact, hindi natin maasahan to have an impartial judge in that case? Nabanggit mo na rin ito kanina, yung if ever na manindigan ang NTC, na hindi kami mag-inhibit. Tingin namin tama ang aming proseso na sinusunod. Nabanggit mo, maghahain ng reklamo. So, possible magpapahaba pa ito sa so, proseso. So, kung assuming na hindi sila mag-inhibit, we will file a motion for reconsideration. And we will study kung may pag-file po kami ng anti-graft practices against sa mga NTC officials. On the ground, yung pag hindi pang inhibit, actually parang we will study it kung possible ba na ma-violate nila yung anti-graft na batas na Pilipinas. Sakali naman na mag-inhibit sila, sino na ang didinig dito? Pag mag-inhibit sila, posible na i-refer ang kaso sa DOJ and DOJ will conduct a board na mag-conduct ng investigation or will act as a quasi-judicial body. Mm-hmm. And itong mga pangyayaring ito, posible din na mangyari kung sila lang din ang magiging complainant, sila din ang magiging judge sa iba pang mga media entity or yes. Pero nabanggit mo kanina na first time ito, so wala pa silang nasampulan ito dati. Wala pa, SMNI yung first time, so posible yan na kung hindi ito mapigilan, posible sa ibang mga stations, sa ibang mga media establishments, pwede ito mangyari. So yung laban po natin, hindi lang ito laban in favor, we are not just protecting SMNI. We are protecting press freedom, freedom of press, freedom of expression, and also the democratic principle ng Pilipinas. Yun ang pinaglaban ng legal team ng SMNI. Kasama ko po si former congressman, si Attorney Rolex Suplico. Mm-hmm. At nabanggit mo nga sa tagal niya sa practice at iba pa na mga nakasama ninyo na nakikipag-deal din dyan sa NTC, ay walang ganitong pangyayari sa tagal na, sa ilang dekada na nilang pagiging abogado as franchise lawyer. Tama lang kasi ang NTC, ang pinag-usapan ng NTC is only in violation ng provisional authority
or the Certificate of Public Convenience. Yun ang jurisdiction ng NTC na sila mismo ang nag-issue. Kasi in this case, pag makuha mo ang franchise, the franchise ang mag-issue niyan ang House of Representatives and House of Congress. Meaning, the House of Senate and the House of Representatives, sila ang mag-issue ng prangkisa and pipirmahan yan ng presidente through a law. Maging batas yan. So, yun ang tinatawag na prangkisa. Pag may prangkisa ka na, ang isang media establishment mag-apply pa ng provisional authority sa NTC per frequency. Frequency sa TV, frequency sa radio, per region mag-apply sila noon ng tinatawag na prangkisa. Pag na-violate yung provisional authority. Pag na-violate yun, so in that case, doon ang may authority ang NTC pag may violation sa provisional authority. Yun lang ang jurisdiction ng NTC. Wala silang authority with respect to the franchise kasi ang may authority niyan, ang legislative body composed of House of Senate and the House of Representatives. Mm-hmm. Kaduda-duda, sabi ng mga netizen dito, ang naging mabilisang operasyon maliban sa yung panawagan na suspindihin muna yung airing ng mga programa ng SMNI, kinikustyon yung prangkisa. Ngayon, pinag-utos agad, tuloy-tuloy, dire-diretso, Attorney Mark, na mapapansin mo rito na kakaiba ito sa ang SMNI na malinaw naman na walang mga paglabag na nagawa. At ito rin yung usual, typical na ginagawa din ng iba pang mga himpilan o nag-umpisen doon lang sa pagtatanong, umabot sa puntong ganito. Yun nga, yung ginagawa ng NTC, walang hearing. Ang ginagawa nila, nag-issue na sila ng suspension without trial. If you check Public Service Act, Section 16, letter N, they can do suspension not more than 30 days but only if there is violation of the certificate. When you say certificate, that is the Certificate of Public Convenience or the Provisional Authority. Yun lang pwede silang mag-moto proprio do the investigation and also will have a suspension. But in this case, pag pinag-usapan dyan, hindi violation ng provisional authority but violation ng prangkisa, hindi sila, wala silang authority to do suspension. Kailangan gagawa muna sila ng investigation kung may authority ba sila, may jurisdiction ba sila before sila mag-issue ng suspension. In this case, there is violation of due process kasi hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Granting nagpaliwanag tayo, kailangan kung mag-file sila ng kaso, dapat iba ang huwes, iba ang complainant, iba ang piskal. But in this case, 3-in-1, parang kape. Parang kape siya na nandun na ang kape, nandun na ang asukal, nandun na din ang creamer. So isang kape na iniinom nila, sila din ang umiinom. So yun ang nangyari in this case of NTC versus the Suarasug Media Corporation under the name and style of SMNI. Sir, marami nagsasabi po dito sa ating pong comment section na may somewhat somehow daw na may pagkaugnayan o may similarities yung nangyaring yun sa SMNI sa pinagdaanan noon ng ABS-CBN. Ano ba yung difference noon, Kuya Mark? Iba ang ABS-CBN, iba ang SMNI. Kasi ang ABS-CBN, paso na ang kanilang prangkisa. Kasi paso na ang kanilang prangkisa, nag-apply sila for the renewal ng kanilang franchise. Ang SMNI, hindi paso, buhay na buhay. 25 years. So ilang taon yan, I think 2040s pa bago ma-expire yung prangkisa. Buhay na buhay. Yes, totoo. Ang franchise is a privilege. But if the franchise is already given by the state through a law, yes, totoong pribilehiyo yan, but in a sense, may vested right, may property right na dapat protektahan subject to the Due Process Clause and the Equal Protection Clause ng ating saligang batas. Hindi basta-basta tanggalin lang yan
without due process. Hindi basta-basta tanggalin lang yung prangkisa na binigyan tayo ng 25 years na hindi tayo pinakinggan. Hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Otherwise, there is a violation ng ating saligang batas na due process clause. Very clear ang ating saligang batas.